Sa panahon ng siya'y pinahihirapan, kinukutya, pinagtatawanan, pinapatay, ang unang sa pitong huling wika niya ay panalangin para sa mga makasalanan, panalangin para sa kapwa, hindi para sa sarili. Reach out to others. Share the gospel. Mahalin natin ang ating pamilya, gawin natin ang ating responsibilidad ng mainam sa ikalulugod ng Diyos. Napakataas ng presyo na binayaran ng Panginoon upang ikaw ay mapatawad, upang ikaw at ako ay maligtas sa ating kasalanan. Kaya siya na bayubay sa krus ng Kalbaryo, kaya siya na sugatan ay upang tayo gumaling sa ating sakit at karamdaman. Now, everyone who comes to Christ can experience forgiveness of sin, deliverance from the bondages of the devil. Mula sa unang salita hanggang ikapitong wika, sa seven last words ni Lord Jesus, sa cross of Calvary in history, kumpleto ang proseso ng complete redemption ng human race. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Madalas po nating madinig ang ating biro sa ating kapwa. O ba't ganyan? Mukhang Biyernes Santo na naman ang mukha mo. Well, para hubang na-associate na po natin ang Biyernes Santo sa kalungkutan, pagdurusa o kaya ay sumpa. Eh, marahil totoo nga po. Dahil sa hindi maisalarawan na hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus sa krus. Para hubang ang kapahayagan ay ganito, dinanas na niya ang unang Biyernes Santo upang tayo pong lahat ay hindi na magmukhang Biyernes Santo. Welcome po sa ating Siete de Palabras or Seven Last Words, pitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo, ang Revelation of the Cross para sa akin, that is the most personal, the most intimate, and the most powerful teaching that I know in my life. And how personal? Well, the cross brings us back to our purposes. Sino po tayo? At totoo ho, ano ang layunin natin sa ating buhay? Matatagpuan po iyan sa hiwaga ng lalim ng kapahayagan ng krus. Eh sabi po ng maraming mga ngaral, Calvary is power amplifier. Ang gandang tanong, lobat ka na ba spiritually? So you plug in to the source of divine power. Napakahalagang katotohanan po, ang bawat isang tao ay may tunay na lugar sa krus ng Kalbaryo. Bago ho natin isa-isahin ang seven last words, eh gusto ko po kayong anyayahan. Mas ma-appreciate natin ang pitong huling wika kung maiintindihan natin ang entire context bago pa niya banggitin at sabihin ang isa-isa sa kanyang pitong huling wika. Kasi hindi ho niya sinabi yan habang siya ay nagtuturo sa isang kilalang university o habang siya ay nasa Bible study, prayer meeting o kaya ay life group. Mabilisan lang, magbaliktanaw tayo ano ba ang historical background ng crucifixion. Ang sabi ng maraming aklat, babasahin, crucifixion was invented by the Assyrians 7th century before Christ. But it was the Romans who perfected the cruel art. It was designed to produce a slow death with maximum pain and suffering. Every latent inhuman, bestial, or demonic tendency was given free rein during flogging and crucifixion. Kaya ho, hindi katakataka ang sabi ni Origen, isang early church father, patungkol sa crucifixion, Mors Turpissima Crucis, or the most terrible way to die. The most brutal, the most cruel way to die. Napakabigat naman ho. Kaya ang cruz o crucifixion, ang kahulugan ay punishment. Curse. Death. Napakabigat. Pero ang sabi ng isang manunulat, at Mount Calvary, not with words, but with deeds, dying on a cross, the most horrible ignominy, embarrassment, humiliation, shame, or disgrace, became the greatest success, the most important hour in the history of humankind. Lulutang ho ang sinabi ni Dr. J. Oswald Sanders. Sabi niya, because they were his
7 last words, and spoken under such tragic circumstances, the 7 last sayings of our Lord Jesus from the pulpit of the cross are of special significance. Each of these sayings is an ocean of truth compressed into a drop of speech and warrants close and reverent study. Kaya pakipansin po, iisa-isahin natin ang 7 huling wika. Subaybayan natin yung lalim ng kapahayagan ng Panginoon. Umpisahan natin sa una, sa kanyang 7 huling wika. Ito po ay nasa Luke 23:34. And it says, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Napakalinaw. His first word was a word of prayer. Nakapako na ho siya sa krus eh. Imaginin ho natin, pero ang kanyang pananalita ay buod o summary ng buhay at hiwaga ng pagliligtas. 7 de palabras, 7 last words, 7 huling wika. Wala po diyang wika ng tampo, galit o sumpa. Sa katunayan niyan, ang una sa 7 huling wika ay wika ng panalangin. Ang mga kamay niya hindi na kayang magpunta sa mga nangangailangan para mag-abot ng pangangailangan. Ang paa hindi na kayang magpunta sa mga nangangailangan, pero may isang himala na ginawa siya sa krus habang nakapako po siya. Ang himala ng pananalangin. Isa-isahin nga ho natin, tunghayan natin ang lalim ng unang salita niya sa 7 huling wika. Luke 23:34, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Tatlo ho. "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Father, that's the invocation. "Forgive them," that's the petition. "For they do not know what they are doing," that's the plea. Sa invocation, tingnan ho ninyo, "Ama, Ama." Sa panahon ng paghihirap, "Ama." Sa panahon ng pangangailangan, "Ama." Hindi ho ba iyan ay kapahayagang sa panahon ng ating hinagpis, paghihirap, takot at pangamba? Sa panahon ng iyong pagluha, sa panahon ng sakit at karamdaman, sa panahon ng pandemya, sa anumang uri ng laban sa buhay, paala-ala yan na pwede kang tumawag sa Ama. Ang Ama ay kasama. Minsan mahirap hagilapin ang sagot sa mga tanong. Minsan mahirap humugot ng lakas sa mga pangangailangan. Minsan parang napakahirap lumaban sa mga samut-saring problema sa buhay, yung insurmountable problems in life. Pero ang una sa 7 huling wika, Ama, ay nagsasabi sa atin ng isang kapahayagan. Tandaan mo kapatid, si Ama, katabi mo sa ngayon. Yung pangalawa sinabi niya, that's the petition, forgive them, intercessory prayer. Saan nahagilap ng Panginoon na sa panahon ng siya'y pinahihirapan, kinukutya, pinagtatawanan, pinapatay, ang unang sa 7 huling wika niya ay panalangin para sa mga makasalanan, panalangin para sa kapwa, hindi para sa sarili. Hindi niya nakita ang kanyang hirap, ang kanyang pagod, ang kanyang pagdurusa. Panalangin para sa iba, panalangin para sa mga nagkakasala, panalangin para sa mga taong mismo ay pumapatay sa kanya. Hanggang sa dulo po, ang hiwaga ng kanyang buhay ay masasalamin sa una sa 7 huling wika. Forgive them, as if to say, "You condemn me, just forgive them." Tama yung Matthew 5:44, "Love your enemies and pray for those who persecute you." Yun po ay nais sa pamuhay niya. Kapatid, napakalalim na kapahayagan. Hindi lang sa kasama mo si Ama, pinapatawad ka niya. Sa panahon po na tayo ay batbat ng pagsubok, problema o kasalanan, hindi nagbabago. Ang mahal na araw at ang 7 huling wika ay hindi dapat nostalgic moment na parang nakalipas na 2,000 years ago, buhay na buhay. Hanggang ngayon, nakalaan ang kapatawaran ng mabuting tagapagligtas. Yung nasa dulo, ang ganda, that's the plea. "For they do not know what they are doing." Of course, ang kanilang ignorance ay hindi ho excuse sa kanilang ginagawa. Ang ibig lang sabihin nun, mayaman ang kanyang kapatawaran. Walang maling ginawa ang tao na hindi sakop ng yaman ng kanyang pagpapatawad. Grabe ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. Diyan masisilip at makikita ang yaman ng kanyang pagmamahal.
sa dulo po, bago tayo magwakas sa una sa pitong huling wika, damhin mo kapatid ang yaman ng una sa kanyang pitong huling wika. Ito ay salita ng panalangin. Kasama ng panalangin ang kapatawaran, pangunawa at pagmamahal. His first word was a word of prayer. Prayer of forgiveness. Katabi mo siya. Sumasama, nagpapatawad, nagmamahal, nananalangin para sa iyo. Bago tayo humakbang sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa ikapitong huling wika, ba't hindi ka manalangin ngayon? At sabihin mong, Panginoon, salamat po, salamat sa wagas na pagmamahal at kapatawaran. Amen and amen. Nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa at nag-iwan ng magandang ehemplo upang ating sundan. The Bible tells us, He was the perfect man. He was born sinless. He committed no sin. He was holy, innocent, undefiled. He is our perfect example. So we are to be holy as He was holy. Dapat tayo maging dalisay kung paano siya ay dalisay. Gentle, as He was gentle. Wise, as He was wise. And humble, as He was humble. Ang Panginoong Hesus ay naging masunurin sa ating Diyos Ama. At dapat sundan natin ang Kanyang magandang ehemplo. Ang ating paglilingkod ay maging katulad niya. Our attitude toward others or toward the world should reflect His attitude toward it. Ngunit ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 21, You have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Ang Panginoong Jesus ay nahirapan, nagdusa, para sa isang napakahalagang dahilan. Ang kanyang ehemplo ay hindi lamang nung siya ay nabubuhay. Even in his death, meron siyang iniwan na magandang ehemplo. Madalas, ang karakter ng isang tao ay nababatid natin o naiihayag sa panahon ng matinding pagsubok. The truest revelation of ourselves generally comes in the time of deepest trial. Trial reveals character. Adversity reveals truth, or the lack thereof. And the greater the trouble, the purer the revelation of what we truly are. Alam nyo, nasumpungan natin ito sa ating Panginoong Jesus. Sa panahon ng kanyang matinding pagsubok, in his dying moments, he was perfect as he was during his life. Sa kanyang kamatayan, ang Panginoong Jesus ay nagturo sa atin kung paano tayo dapat mabuhay. Ipinamalas niya sa atin kung paano natin dapat tratuhin ang ating kapwa. Ang ikalawang sa mga huling wika ng ating Panginoong Jesus, Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Luke 23 verse 43. Kitang-kita natin dito ang magandang ehemplo ng ating Panginoong Jesus. Dalawang magnanakaw ang nakabayubay sa krus kasama ng ating Panginoong Jesus. One on his right and the other to his left. Ang isa sa mga magnanakaw ay nagsabi na, Panginoon, alalahanin mo ko kapag ikaw ay dumating na sa iyong kaharian. Bilang tugon, ang Panginoong Jesus ay nagwika, Today, You shall be with me in paradise. This is a remarkable reply from our God, from our Lord Jesus Christ. Our Lord died bringing the truth of eternal life to a hopeless soul. Unimaginable. Nakabitin sa krus,
damang-dama niya ang sakit ng mga hampas ng latigo, mga sugat na nagdurugo, at ang pangungutya ng mga persecutors niya, bearing the punishment of the sinners throughout all ages. And yet, Jesus was so concerned with the salvation of one of those sinners. Christ was never too busy to be interested in leading someone to salvation. His life commitment was to bring men and women to God. Kitang-kita natin ang pangangailangan ng isa sa mga magnanakaw na nakipag-usap sa Panginoon at nakikiusap na ilalahanin siya pagdating niya sa kanyang kaharian. The conversion of that thief is both remarkable and extraordinary. It is very dramatic. At that moment, what was so convincing about Jesus? Wala pang outward sign that He was the Christ of God, the Savior of the world, and the coming King. Wala pa. From a human standpoint, ang Panginoong Jesus ay biktima rin. He was dying because He had been totally rejected. He was weak, in disgrace, and in a position of extreme shame. In the most unfavorable and unconvincing circumstances unimaginable or one can imagine, the thief was convinced that Jesus Christ was the Savior. Hindi ba sinabi ng ikalawang magnanakaw na ito na, Lord, remember me. Lord, remember me when you come to your paradise. Posible o marahil na ang magnanakaw na ito ay katulad din ng unang magnanakaw na tinutuya o kinukutya ang ating Panginoong Jesus. But all of a sudden, there was obviously a change of heart. Hindi ba nirebuke niya pa nga yung unang magnanakaw na tumuya sa ating Panginoon at sinabi niya na wala ka bang takot sa Diyos? Katulad din natin na condemned, kinilala ng ikalawang magnanakaw na ito ang kawalan ng kasalanan ng ating Panginoong Jesus. In asking Jesus to remember him, he was pleading for forgiveness. Naunawaan ng magnanakaw na ito na ang Panginoong Jesus ay walang sala. Kinikilala niya na ang Panginoon ay tagapagligtas. Bagaman sa puntong yon ay wala pang manifestation that He was or Jesus is the Christ. His request that Jesus remember Him when coming to His kingdom ay nagpapamalas na ina-affirm niya na ang Panginoong Jesus ay muling mabubuhay at muling darating. Nakikita natin sa magnanakaw na ito na batid niya ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. The request of this thief also indicates that he understands Christ's sovereignty, kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa panahong ito na ang Panginoong Jesus ay nakabayubay, nahihirapan, dala ang lahat ng kahihiyan, how was it possible for the thief to come to Christ under those conditions? Paano nagkaroon ng pagbabago ang puso ng magnanakaw na ito? Naniniwala ko, God, not circumstance, moved the thief's heart. Ang Diyos lamang ang nakapagpagalaw sa puso ng ikalawang kriminal na ito. Ang Diyos lamang ang nagbago o nakapagpabago sa puso ng magnanakaw na ito. In his heart, he was convinced of the truth about Jesus Christ.
Madalas tayong mga Kristiyano na nagsasabi na ang kaligtasan ay bunga ng kanyang pagpili, bunga ng kanyang kaalaman o impluensya, o marahil may ginamit na ibang tao. Tama po, pwedeng ganun, na may ginamit na tao o naging instrumento ng Diyos para ikaw ay maanyayahan sa isang gawain at marinig mo ang salita ng Diyos, makilala mo siya. O marahil ang ilan, sinasabi nila, kaya sila kumilala sa Panginoon dahil naging mabait o mabuti ang Diyos sa kanila. Pero kailanman ang gawa ng tao ay hindi kayang pantayan ang biyaya ng Diyos. Marahil narinig natin ang magandang turo ng isang mga ngaral. Marahil may nanalangin para sa atin. Tama po. Marahil bunga tayo ng panalangin, bunga tayo ng magandang aral na narinig natin. Totoo ito. Pero ang lahat ng naranasan ng magnanakaw na ito na sinapinangakuan ng Diyos na ngayon mismo ipagsasama kita sa aking paraiso o sa paraiso, ito ay masasabi nating bunga ng God's intervening grace. Biyaya ito ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang kumilos sa pangalawang kriminal na ito na lumapit sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, tinawag niyang Lord si Jesus. Ang nais ng ating Panginoon ay kaligtasan para sa lahat ng mga makasalanan. Hindi nagbabago yan. Sabi ng Luke 19 verse 10, He came to seek and save the lost. He accomplished that even while dying on the cross. He is our example for reaching out to others with the truth of the gospel. And whenever a person trusts Jesus and is converted, it is an amazing experience. Marahil sa pangalawang wika na ito, sa mga huling wika na ito ng ating Panginoong Jesus, ito ang hamon sa ating lahat. Reach out to others. Share the gospel. At sa lahat ng mga nawawala na ng pag-asa, paano kung nagkasala at dumating ang Panginoon, paano pa ako? Ano ang naghihintay sa akin? Gusto kong sabihin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa pangalawang magnanakaw, Today, you shall be with me in paradise. Ang kaligtasan ay dumating sa sitwasyon na walang pag-asa ang magnanakaw nito. Maaring hopeless situation. But salvation came sa panahon na yon. Sa inyong lahat, hindi pa huli ang lahat. Mahal kayo ng Panginoon. Nagnanais ang Panginoon na ipagsama rin kayo sa kanyang paghahari sa paraiso kung saan naroon siya. Ang ikatlong huling wika ni Jesus sa krus na Kalbaryo ay ating pong matatagpuan sa aklat po ni San Juan, Kabanatang 19, magpasimula po sa 25th talata. At ganito po ang sinasabi sa John chapter 19, beginning verse 25 up to verse 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, he is your mother. From the time on this, the disciple took her into his home. Ang ikatlong huling wika ni Jesus sa krus na Kalbaryo ay nagsasalamin ng lalim at lawak ng kanyang pagmamahal. Doon sa krus sa Kalbaryo habang si Jesus ay nakabayubay at naghabol ng hininga no, dahil sa kanyang hirap na kanyang dinanas sa kamay po ng mga nag-uusig po sa kanya.
nakita niya roon ang kanyang ina na sobra ang lungkot, nananagoy, lumuluha. At ito'y nagbigay ng sobrang kabigatan no, sa ating Panginoong Jesus na makita niya sa ganung kalagayan ang kanyang ina. Marahil sa kanyang pagtingin sa kanyang ina'y naalala niya at sumagi sa kanyang kaisipan kung papaano ang kanyang ina'y nagbigay ng pangangalaga sa kanya. Sa panahon na siya'y pinoprotektahan, sa panahon na siya'y iniingatan no, sa lahat ng pananakit na maaari niya kang maranasan. Sa mga oras na ito, habang tinitingnan niya ngayon ang kanyang ina sa kanyang paanan at nakikita niyang lumuluha, nananagoy, naghihirap sa kanyang sinasapit, ang Panginoon ay nakapag-isip na kung paano niya maibsan ang kalungkutan na meron ng kanyang ina. Kaya sabi niya ganoon sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Anak, ang iyong ina. Marahil naalala ng ating Panginoon, sino ang mag-aalaga sa kanyang ina? Matapos siyang lilisan, sino pa ang gagabay sa kanyang ina? Hindi nasasambit dito po sa Biblia na naroroon pa si Jose na kanyang asawa o ang kanyang mga kapatid. At ito ang isang nagbibigay kabigatan para kay Jesus na makita niya sa ganung kalagayan ang kanyang ina. Sino? Sino ang gagabay sa kanyang ina? Sino ang mangangalaga no, sa kanyang ina? Ngunit sa mga talatang ito ay nakikita natin ang pagmamahal ng Panginoon. Bagamat siya ay naroon sa gitna ng hirap na kanyang dinadanas sa pagkakabayubay niya sa krus ng Kalbaryo, naipapahayag niya pa rin ang kanyang lalim ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina na nag-aruga, nag-alaga po sa kanya. Ano ang mga aral na maaari nating matutunan sa mga sinambit ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, especially ang ikatlong wika? Babae, ang iyong anak, anak, ang iyong ina. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng lalim at paalaala no, ng nais at layunin ng Panginoon na maipahayag natin at maipadama natin ang ating pong lalim na pagmamahal sa ating pamilya. Katulad ni Jesus, sobra ang kanyang bagabag. Hindi niya lang nararamdaman ng sakit no, ng kanyang katawan sa mga hagupit na kanyang dinanas o sa mga suntok no, na kanyang tinanggap. Ngunit ang isa sa pinakamapait no, nararamdaman ng ating Panginoon ay ang kalagayan ng kanyang ina na nanagoy, nananangis sa kanyang kalagayan. Pagmamahal. Ipinahayag ng Panginoon ang pagmamahal sa kanyang pamilya at lalo-lalo-lalo sa kanyang ina. Ito ang napakagandang aral at paalala sa atin ng Panginoon sa ikatlong huling wika ni Jesus sa krus, ang pagmamahal para sa ating pamilya. We must love our parents no matter what. Ano man ang mangyari, patuloy tayo na sinasabihan at pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesus ang pagmamahal sa ating pamilya, ang pagmamahal sa ating mamagulang. Marahil no, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nakararanas ng di pagkakaunawaan sa loob ng ating pamilya. Ngunit purihin ng Panginoon sa kanya pong mga salita na nagsasambit at nagpapaalala sa atin na kahit sa ganung pagkakataon ay huwag na mawala sa puso at isip natin ang lalim ng ating pagmamahal, lalong-lalo na sa ating pong mga magulang. Hindi maiiwasan na mayroong di pagkakaunawaan. Hindi maiiwasan na marahil no, may mga disapproval ang ating pong mga magulang sa ating mga desisyon. Pero ang mga talatang ito ng ating Panginoong Jesus ay umaabot sa atin at nagpapaalala sa atin na anuman ang mangyari, tayo ay dapat magpahayag ng ating lalim ng pagmamahal no, sa ating pong mga magulang. Si Jesus man sa kanya pong pagparito'y nakaranas din naman ng ganong karanasan. Ang sabi nga po ng John chapter 7 verse 5, that even his own brothers did not believe in him. Mismo ang mga kapatid ng ating Panginoon na hindi na nampalataya. Could you imagine kung gaano kahirap para sa ating Panginoon no, na gawin at tuparin ang kanyang ministeryo, na dalihin ang maraming tao sa pagkilala at pananampalataya no, sa ating Diyos. Mismo ang kanyang mga kapatid ay hindi nakakaunawa, ang kanyang mga kapatid no, ay hindi sumampalataya sa kanya. Pero ganun pa man, hindi nagbago ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang pamilya. Nagawa pa rin gawin ni Jesus ang lahat para aabutin at ipahayag ang kanyang pagmamahal no, sa kanyang pamilya. Love our family. We must love
our parents no matter what. Kaya anuman di pagkakaunawaan, anuman ang hindi pagkakasunduan sa loob ng pamilya, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus ay nakatutulong para gamutin no ang anumang sakit, no anumang di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. We must love our parents. Malalim na pagpapahayag ng ating Panginoon sa mga panahong ito ang pagmamahal po sa ating pong mga magulang. Ikalawang aral na ipinapahayag ng mga salita ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo ay ang pagpapaalala ng ating responsibilidad maging sa ating pamilya. Una, ang pagmamahal natin sa ating pamilya, especially ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ikalawa, no, ang pagpapaalala ng ating pagtupad ng mainam at ng may katapatan sa ating responsibilidad sa ating pong pamilya. We are responsible for family's obligation. Huwag natin kalilimutan, bagamat ano clear sa atin no na ang commitment natin na higit sa lahat ay sa Panginoon. Pero hindi po ito nangangahulugan no na kalilimutan natin ang ating obligasyon no sa ating pong pamilya. Hindi ito nangangahulugan na iwanan natin ang ating pong responsibilidad sa ating mga mahal sa buhay. Kaya maging ang ating Panginoon nagpapaalala na ang commitment natin ay para sa Kanya higit sa lahat. Pero huwag rin natin kalilimutan na tayo na mga anak ng Diyos, na tayo na tinubos ng Panginoon, na tayo na binago ang buhay ng Panginoon ay meron rin napakalaking responsibilidad. Unang-una sa Diyos at maging pangalawa sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya sabi gano'n ng 1 Timothy chapter 5, verse 8, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an believer. Isang pagpapaalala sa atin na kung gaano kalalim para sa Diyos na tayo na nakakilala sa Panginoon, na tayo na tunay na sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon ay magpahayag, no, gumawa no ng mainam at ng may katapatan sa ating responsibilidad sa ating pamilya. Abutin natin sila ng pagmamahal ng ating Panginoon. Abutin natin at ipahayag natin sa kanila no ang layo ng Diyos no ng kanyang pagliligtas para po sa kanila. Yes, clear sa bawat isa sa atin no na ang mga prioridad natin ay unang Panginoon. Ikalawa ang ating pamilya, ikatlo ang ating mga gawa para po sa Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay dapat nating timbangin no at dapat po nating makita ang mga priorities na ito na hindi natin naiiwanan ang isa't isa. Tama, unahin natin ng Panginoon, ipahayag natin ng Panginoon sa nahigit sa lahat ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Pero dapat rin natin itong nanghitong iyan ang prioridad na meron po tayo na mahalin natin ang ating pamilya, gawin natin ang ating responsibilidad ng mainam sa ikalulugod ng Diyos para po sa ating pong pamilya. Sa krus ng Kalbaryo, makikita natin kung paanong si Jesus ay hirap na hirap sa kanyang pagkakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero makikita pa rin natin sa kanyang hirap ay ipinakita niya pa rin ang kanyang lalim at lawak ng kanyang pagmamahal sa kanyang mamagulang. Bagamat supposed to be ang maging concern ng Panginoon ay ang kanyang kalagayan, ang hirap na kanyang dinaranas doon sa krus ng Kalbaryo. Pero na makita niya ang kanyang ina na naghihirap din naman no, sa pagtingin sa kanya, sa kanyang dinaranas sa krus, nahadama ni Jesus at ipinadama ng Panginoon ang lalim ng kanyang pagmamahal. At ikalawa, maging doon sa krus sa Kalbaryo, sa panahon na malapit niya nilinisanin ng mundong ito'y patuloy pa rin naalala ni Jesus ang kanyang obligasyon sa kanyang ina. Kaya sabi niya sa kanyang alagad na kanyang minamahal, sabi niya sa kanyang ina, babae, ito ang iyong anak, anak, ito ang iyong ina. Salamat sa mga talata ng ating Panginoon na ngayon ay ating binubulay upang tayo'y palalahanan. Nahigit sa lahat ay ibahagi natin ang pagmamahal natin sa Diyos. No, nahigit sa lahat at gawin natin ang lalim ng pagmamahal natin sa ating pamilya at huwag natin kalilimutan. Nahigit sa lahat na kinalulugad at kinatutuwa ng Panginoon at ating responsibilidad sa ating pamilya. Thank you.
From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. Verse 46, about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ito po ang ika-apat na wika ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nila, this is a word of agony. Ang sabi nila, ito ay word of anguish. Ito ang pinakalundo ng sakit at hirap ng Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay po ang nais kong masilip natin. Una, my God, my God. Ito po ay quotation ng Psalms chapter 22 verse 1. At sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang Psalm 22 ay Messianic Psalm. Hindi nagkataon na kinote ng Panginoong Yesus ang Psalms 22 verse 1. Yamang alam natin, ang Panginoong Yesus ay may malaking paggalang at pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Naalala natin ang siya'y tinukso ni Satanas. Turn this stone into bread. Ang sabi niya, kinote niya, man shall not live by bread alone. But every word that proceeded out of the mouth of God. Ang Panginoong Yesus ay may malaking pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Again, dito po ay sinasabi ng mga scholars nung kinukot niya yung Psalms 22 verse 1, muli pinakikita niya yung paggalang sa salita ng Diyos. Muli, ipinakikita niya na nagaganap sa kanya ang fulfillment ng lahat ng mga Old Testament prophecies. Alam niyo po, doon sa Psalms 22, mahalaga sigurong makita natin yung isa sa kamangha-mangha doon eh. Doon po sa verse 16, nakalagay po yung ganito, dogs have surrounded me and a band of evil has encircled me and they have pierced my hands and my feet. Pansinin po natin, ito po ay 1,000 taon bago na-discover ang cross. 1,000 taon bago na-discover ng mga Romano ang pinakamalupit na pagpaparusa. And yet, ang banal na kasulatan, inihula na po ang sabi, they have pierced my hands and my feet. Na kaganapan habang nakabayubay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pangalawang obserbasyon, siguro magandang mapansin natin, first time na nabasa ko na ina-address ng Panginoong Jesus ang kanyang ama bilang, hindi Father, but my God, ang tanong ay bakit sa pagkakataong ito? May interpretasyon po ang 2 Corinthians 5:21. But God made him who made no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Bakit biglang naging my God? Sapagkat sa pagkakataong ito, ang interpretasyon po ng mga epistles ni Pablo, ang Panginoong Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan. It was also in the prophecy of Isaiah, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. Chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Huwag po natin kalimutan yung talatang 6 at talatang 7. Babasahin ko po yun. Ang sabi ng talatang 6 at talatang 7 na napakaganda na interpretasyon, sabi po, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ipinatong, idinagan, ibinigay sa Panginoong Jesus ang kasalanan ng tao. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Nagsimulang maputol na ang perfect fellowship ng God the Father sa God the Son. Kaya ang sabi po, siya'y dumain, my God, why have you forsaken me? Pangatlo pong obserbasyon sa binasa natin ay there is a mysterious darkness in verse, that is verse 45. Importante pong masilip natin yun eh. Ang sabi po, nung nakabayubay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon ng mysterious darkness sa gitna ng katanghaliang tapat, nakatirik po ang araw. Sabi po, from the day from the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. Pansinin po natin, ano? Biglang nabalot, hindi lang ang krus ng Kalbaryo, all the land, referring to Israel. At hindi po siya nabalot ng 15 minuto o 10 minuto na maaaring sabihin mo, oh, Pastor Joey, it's just an eclipse. Pero ito po yung nabalot ng 3 mahahabang oras. At sa aking kaisipan, biglang naalala ko na doon sa Egypt,
po sa Exodus 10, isa po sa mga judgment o plague na pinadala ng Diyos sa Egypt ay ang darkness. Ang darkness po sa Bible ay laging related sa judgment. And whether we like it or not, nung oras na yun, ang buong puot at galit at hinagpis ng kalangitan sa kasalanan na ibinuhos ng Diyos. Naalala ko po, nung dumating ang Panginoong Yesus, nung unang Pasko na isinilang, ang mga anghel sa langit ay nagbabaan upang siya awitan. Subalit nang siya ay namamatay sa krus, ang kalangitan ay bigla pong nagdilim upang ipagluksa ang kamatayan ng kaisa-isang anak ng Diyos. My God, why have you forsaken me? Ano nga po ba ang aplikasyon nito sa atin? Ano po ang interpretasyon? Una, mahalagang makita natin na ang Panginoong Yesus ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kung maalala natin, John 1:29, pinakilala siya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pinakilala siya bilang tagapagligtas, pero hindi po siya pwedeng maging tagapagligtas na hindi po niya lalaksapin ang sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo. It was prophesied na papasanin niya ang ating mga kasalanan at siya'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, pinasa niya ang kasalanan at ng lahi ng tao, ang kabuktutan ng kasamaan ng lahi ng tao. At sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Ang tawag po doon ay judicial forgiveness na mababasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 32. Ngayon, ang Diyos ay maari ng maggawad ng kapatawaran sa tao. Ang tawag po doon, judicial forgiveness. Kaya sabi ni Pablo sa Epeso, kabanatang 4, talatang 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Bakit ka po kayang patawarin ng Diyos ngayon? Sapagkat may nagbayad na 2,000 taon na ang nakaraan sa krus ng Kalbaryo at ang pangalan niya ay ang Panginoong Yesus. Itinigis niya ang kanyang dugo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Dugong napakadalisay, dugong napakapuro, dugo na walang bahid dung iskasalanan. Siyang dugong paghuhugas ng kasalanan. Kaya nga nung itinaas po niya yung kopa nung gabing yun, sabi niya itong aking dugo na matitigis para sa inyong kapatawaran at sa inyong mga kasalanan. Sa ating simpleng aplikasyon, sa ating pagwawakas, tatlong bagay po ang gustong iwanan at nais kong maiwanan. Let the love of Jesus move us to love Him, worship Him, and serve Him more. Sana tuwing babalikan natin ang krus ng Kalbaryo, madraw tayo nito na lalong mahalin, paglingkuran at sambahin siya. Di po ba nakakamangha sa langit? Ang foundation ng pagsamba sa langit ay patungkol sa krus. Sabi po ng Revelation 5, 9, and 10, umaawit sila, worthy is the Lamb seated on the throne. Inaawitan po siya at ang tema ng pagsamba ay ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Nawa, let the love of Jesus move us to love Him, worship Him, and serve Him more. Nawa po, let the sacrifice of Jesus remind us of the ugliness and the high cost of sin. Napakataas ng presyo na binayaran ng Panginoon upang ikaw ay mapatawad, upang ikaw at ako ay maligtas sa ating kasalanan. At kahuli-hulihan, let us be reminded that Jesus was rejected that you might be accepted. Crucified, sabi ng linya, lay behind a stone, he lived to die, rejected. Like a rose trampled on the ground, he took the fall and tore up you above all. Ang lahat ng ito ay may bisa lamang kung tayo mananampalataya at tatanggapin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito ay may bisa kung sasampalatayaan mo si Jesus nga ang tanging tagapagligtas. Thank you.
Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay nasa panglimang wika po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At gusto kong basahin ang John chapter 19 verse 28 kung saan ay matatagpuan po natin ang kanyang panglimang winika. Later, knowing that everything had now been finished and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." Dito po sa mga katagang ito ay maaring na itatanong po natin sa ating mga sarili kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay nauhaw. Maaring sinasabi natin bakit si Jesus ay Diyos pero bakit siya ay nauhaw. Dito po sa puntong ito ay makikita po natin na si Jesus ay hindi lamang po 100% na Diyos. This cry of being thirsty proves that our Lord Jesus Christ is not only 100% God, He is also 100% human. Kaya mapapansin po natin doon sa John chapter 1 verse 1 and verse 14. Ang sabi po rito, "In the beginning was the Word. Sa pasimula pa'y naroroon na ang salita. Magkasama ang Diyos at ang salita ay Diyos." Ang sabi ng verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Ang salita po ay nagkatawang tao. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay hindi lamang po siya 100% na Diyos. Hindi lamang po siya tunay na Diyos. Siya rin po ay tunay na tao. At mapapansin po natin, maging doon sa Philippians chapter 2, beginning verse 6, ang sabi po rito, "Who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant." Tinan po natin ang sabi po rito, di niya inalintana na maging kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at siya'y nabuhay na kagaya ng isang alipin. At ang sabi rito, "And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Kaya ang ating Panginoong Kristo po ay hindi lamang tunay na Diyos. Siya po ay nagkatawang tao upang siya'y mamatay sa Kalbaryo at tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Naalala ko po yung sinabi ng Matthew chapter 26 in verse 39, it says, ang sabi niya nung siya po ay nagpe-pray doon sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, "Kung posible po ay hindi ko nadanasin ang sarong ito ng paghihirap, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod." Nung siya'y naririto sa lupa at nananalangin, dahil alam niya na siya po ay mababayubay sa krus ng Kalbaryo, ay siya po'y nagkaroon ng struggle. At ang sabi niya, "Pwede ba, Ama, huwag ko nang danasin ang sarong ito ng paghihirap, pero dahil ang kanyang misyon ay tubusin ang tao sa kasalanan, kaya sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban." Kaya ang ating Panginoong Kristo po ay nagkatawang tao upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Pangalawa pong nakita ko po dito sa fifth cry of our Lord Jesus Christ, this cry of being thirsty reminds us that our Lord Jesus Christ shared our human nature and infirmities. Ang ating pong mga kahinaan, ang ating pong mga nararanasan sa buhay, maging ang ating sakit karamdaman, ay alam ng ating Panginoong Hesukristo. Maging ang ating pagkatakot sa buhay, kung anuman yung kinatatakutan natin, kung anuman yung struggles natin sa buhay, ay alam ng Panginoon. Maging yung pinagdadanasan nating problema at mga pagsubok sa buhay, ay alam ng Diyos. Kaya nga ho, makikita natin doon sa Hebrews chapter 2, verses 14 to 18, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at may dugo.
Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inaalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, referring to fallen angels. Sa halip ay mga anak ni Abraham, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pari or saserdote na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Kaya alam ng Diyos ang ating kalagayan at kaya siya nagparito sa lupa ay upang tayo po ay tubusin sa lahat ng ating kasalanan at tayo po ay gumaling sa lahat ng ating sakit karamdaman at tayo po sa ating mga kahinaan, tayo po ay bigyan niya ng kalakasan. Ang sabi nga po ng pangatlo na nakita po natin dito, Jesus' cry of thirst proves that He redeemed us from sin through His crucifixion on the cross of Calvary. Ang sigaw ng pagkauhaw ni Jesus ay nagpapatunay na siya po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo at sa akin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Kaya nung si Jesus po ay naparito, siya po ay nagdanas ng sakit at hirap, katakot-takot na sakripisyo ang kanyang ginawa upang tayo po ay maligtas. Sabi po ng Hebrews chapter 10, 5-7, "Therefore, when Christ came into the world, He said, 'Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Then I said, Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God.'" Hebrews chapter 10, verse 5-7. Maging sinabi po ng Hebrews chapter 9, verse 22, "Without the shedding of the blood, there is no remission of sin." Kung hindi po nabuhos ang dugo ng Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Kaya makikita din natin doon sa Colossians chapter 2, beginning verse 13-15, "Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay." Glory to God! Sapagkat tunay na ito'y ginawa ng Panginoong Jesucristo upang tayong lahat ay maligtas mula sa kamatayan sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kaya ho, sinabi ng Isaiah chapter 53, verses 4 and 5, "Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya.
Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga magulang, mga kapatid, napakahalagang patuloy na malaman po ng bawat isa sa atin na kaya siya na bayubay sa krus ng Kalbaryo, kaya siya nasugatan ay upang tayo'y gumaling sa ating sakit at karamdaman. Nabuhos ang kanyang sariwang dugo upang tayo po'y mapatawad sa ating kasalanan at hindi lamang yon, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang 60 salita sa mga huling wika ng ating Panginoong Hesus ay ang mga salitang "It is finished." Naganap na. These are words of completion and triumph. Mga alas tres na po ng hapon, bago malagutan ng hininga ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, kanya pong binanggit ang mga salitang ito. The sixth of the seven words of Jesus. Ito po ay mula sa John chapter 19, verse 30, kung saan sinabi, "When Jesus had tasted it, He said, 'It is finished.' Then He bowed His head and gave up His spirit." Yan po ay sasali ng New Living Translation. Ang mga salita pong ito ay masasabi nating mga salita ng kaganapan at pagtatagumpay. Words of completion and triumph. Ito pong salitang "it is finished" sa pagsisiyasat ay mula po sa salitang Griyegong tetelestai. Ang tetelestai po ay mula sa verb word na teleo, nang ibig sabihin ay to bring to an end, to complete, to accomplish. The word tetelestai is the same as the word paid in full. Alam niyo po ba na kapag ka mayroong isang mangangalakal na nakapagbayad na rin ng kanyang merchandise, sasabihin niya, tetelestai, paid in full. Nakakabagbag damdamin na maisip ng ating Panginoong Hesus ay kinumpleto at binayarang lahat ang mga requirements ng kautusan ng Diyos upang ang tao po ay maligtas. Because until that time, isa pong komplikadong sistema ng sakripisyo ang kinakailangang mangyari to atone for man's sin. To atone meaning to make reparation, to make amends, to compensate. Sapagkat napakaliwanag po sa banal na kasulatan na ang kasalanan po ang nagpahiwalay sa tao mula sa ating Diyos, at sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng mga hayop in the Old Testament ay naging substitute po yun so that people could be forgiven until that time. So that people can be clean before God. Subalit ang mga tao po'y ulit-ulit na nakakasala pa rin, so frequent na ang mga sakripisyo ay kinakailangang paulit-ulit din. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay siyang pinal na ultimate sacrifice sa kasalanan ng tao, anupat in the Old Testament, it's a foreshadow, the sacrifices of the animals, it's a foreshadow of the Lamb of God in the New Testament. So, Jesus our Lord paid in full ang lahat ng kabayarang kailangan upang ang tao po ay maligtas. And with His death, the complex sacrificial system ended and Jesus took all of the sin of the world upon Himself. Kaya po ngayon, ang tao ay may kalayaan na pwedeng lumapit sa Diyos because of what the Lord Jesus Christ did for us. Lahat ng manalig sa Kanya, sa Kanyang ginawang sakripisyo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, and they will be able to escape the penalty that comes from sin. Kapag ka po ang isang artist ay natapos na niya ang kanyang
obra maestra, he will step back and he will say, tetelestai, the picture is complete. Napakasarap na isipin po natin at maipaalala na kailanman hindi magiging kumpleto ang larawan ng ating buhay, hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, hiwalay sa kanyang sakripisyo. Ano man nga po ang makamit natin sa buhay na ito, sadyang kulang kapag ang buhay natin ay wala sa Panginoon at kung si Kristo ay wala sa ating buhay. Ang tayo papunta sa kapahamakan, bunsod ng kasalanan. Subalit sa habag ng Diyos, ang tao ngayon ay maaring magtamo ng kaligtasan. Mahalaga din po na maintindihan natin ang tinatawag na biblical principle of substitution. So, how will that be na ang tao ay maliligtas samantalang siyang nagkasala? So, instead of people perishing sa kanilang kasalanan dahil po sa habag ng Diyos, inalaw ng Panginoon yung mga animal sacrifices. In the Old Testament, it was instituted para takpan ang kasalanan ng tao. Again, we go back to the basic principle that our God is holy at ang tao po ay nagkasala laban sa banal na Diyos, napahiwalay siya sa Panginoon, and sin has a penalty. Sa judicial system po ay madaling maintindihan na ang kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. And the penalty of sin is death. Yan po yung maliwanag sa Romans 3:23, Romans 6:23 sa ating Christianity 101. All have sinned and come short of the glory of God. Yun po isang malungkot na balita sapagkat ang lahat daw ay nagkasala at yamang ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay may sentensya ng kamatayan because sin brings death. Can I say this with love? No matter how people beautify or glamorize or trivialize sin, it is still ugly. It still brings death. Yan po ay parang hindi nakikitang seryoso ng napakaraming mga tao ngayon. For them, sin is something that is normalized. But before the sight of a holy God, it's so serious that it took the life of the Son of God to deal with that issue. Salamat, mahabagin po ang Diyos. At bagamat inalaw niyang elaborate system in the Old Testament, somehow ang muhi at galit ng Diyos sa kasalanan ay naibsan. But you come in the New Testament, your heart will melt upon thinking na ang ipinambayad upang maligtas ang tao ay hindi po ang buhay ng mga hayop na isasakripisyo, kundi ang buhay ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi natin mapapasubalian higit na napakahalaga ang buhay ng anak ng Diyos kaysa alinman po sa ating mga patapong buhay. Why did God do it? Because He loves us. Ayaw niya tayong mapahamak. Such is the love of God. Kaya pala napakadakila ng paanyaya ng ating Panginoon. Sino man daw na manalig sa Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pag-ibig, hindi na siya mapapahamak, kundi siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kay dakila ng pag-ibig ng ating Panginoon. Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Hindi po siya nagkasala ang ating Panginoong Hesus, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya, ay maging matuwid po tayo sa harap ng ating Diyos. Yan ay wika ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 21. So God's redemptive plan finds its fulfillment in Christ's sacrifice on the cross 2,000 years ago. These are words of completion. Ikalawang bagay po, these are also words of triumph. Sapagkat ang ating tagapagligtas ay napagtagumpayan ang lahat. He fulfilled what He set out to do. Hindi lang po nag-survive ang Lord Jesus, kundi He finished what God has set for Him to accomplish. We serve a Savior who finishes what He has started. Kaya yung pong mga salitang it is finished, hindi sa pareho ng salitang I survived. It means I did exactly what I set out to do.
He completed the payment needed to redeem mankind. He completed the missing picture for man's salvation. It is complete. It will remain complete. And hindi na po tayo pwedeng magdagdag ng ano paman to make it more complete, because it's really perfect. It is complete for all time and eternity. There's more to the verb in itself, yung word na tetelestai. Ito po raw ay nasa perfect tense sa salitang Griego. That's significant because the perfect tense speaks of an action which has been completed in the past with results continuing into the present. Ito raw po ay kakaiba sa past tense, which looks back to an event and says that happened. Yung pong perfect tense adds the idea that this happened and it still is in effect today. Ganyan ka makapangyarihan ang ginawang sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesukristo. He meant it was finished in the past, it is still finished in the present, and it will remain finished even in the future and for all eternity. Unlike the Old Testament sacrifices na kailangan pong paulit-ulit na gawin, ang sakripisyo po ng ating Panginoong Hesukristo is just once and for all. Glory be to God. Sabi ng Hebrews 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. It's also notable that the Lord did not say, "I am finished." He shouted, "It is finished." In fact, He did not say na parang siya ay talunan, because to say that I'm finished implied that He died defeated and exhausted. Hindi po. He cried out, "It is finished," which means I successfully completed the work I came to do. Ito po ay magpapaalala sa atin na ang tunay na success sa buhay ay ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang matupad ang layunin po ng Panginoon sa ating buhay. Tetelestai, the Lord's final cry of victory. When He died, wala pong unfinished business behind. Hindi siya namatay na punong-puno ng sama ng loob. Siya po'y punong-puno ng pag-ibig. Naganap niya ang nire-require ng kautusan at ng pag-ibig ng ating Panginoon. Therefore now, everyone who comes to Christ can experience forgiveness of sin, deliverance from the bondages of the devil, at maranasan ang pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, makukumpleto ang larawan ng kanilang buhay. I would like to end with a simple story or an imagery. Maraming tao po ang tingin nila ang pagpunta sa langit ay para bagang mayroong isang stairs na nagkukonekta sa lupa at sa kalangitan. At lahat ng gustong pumunta sa kalangitan po ay hirap na gustong umakyat sa stairs na ito. I would like to say, it's a wrong picture of how people can be saved. The good news is that meron ding stairs, pero hindi ang tao ang hirap na hirap umakyat to make his way to heaven. It is the Lord God Himself, the Lord Jesus, who came down. Sapagkat nakita niya hindi kaya ng tao, hindi sapat ang kanyang kabutihan, hindi sapat ang mabuting gawa, hindi sapat ang mga achievements sa buhay, we can't make it to heaven by our own works and effort. Jesus came to save us, and He fulfilled His purpose. He cried, "It is finished." Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. As a sort of review, ang unang salita po sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus ay makikita sa Luke 23 verse 34, the word of forgiveness. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Makikita po natin dito ang kadakilaan ng Diyos
na nagkatawang tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng pahirap na ginagawa sa kanya ng mga taong siya lamang ang lumalang, ay nagawa pa niyang sabihin, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So John chapter 1 verse 29, sinabi ng banal na kasulatan through John the Baptist, Behold, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Kaya sinabi ng Apostol Pedro sa Acts chapter 4 verse 12, Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Ang pangalawa po sa seven last words ng Panginoon ay masasabi nating the word of salvation. Makikita po natin ito sa Luke 23 verse 43. Jesus answered him, Truly I tell you today, you will be with me in paradise. Ito po'y may magandang lesson. Nang mamatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nakapagitan sa kanyang dalawang kriminal. Ang isang kriminal ay ininsulto siya, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus, iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami. Ininsulto ng isang kriminal si Jesus. Subalit yung isang kriminal naman ang nagsabi, Bakit mo sinasabi yan? Ba't mo ginagawa yan? Alam natin, tayo ay makasalanan. Dapat lamang tayong mamatay sa ganitong kaparusahan. Pero alam mo naman, ang taong yan ay walang kasalanan. At bigla siyang bumaling kay Jesus at sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ba ni Jesus, Teka muna, wala ka pa yata ang ginagawang mabuti. Teka muna, hindi ka pa nakapagdodonasyon sa mga church, sa mga orphanages, etc. Teka muna, hindi ka pa nakakalakad ng paluhod. Wala ka pang ginagawang sakripisyo. Sinabi po ba ni Lord yan? Hindi. Nung marinig ni Lord ang isang simpleng salita ng kriminal, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Matapos marinig ni Lord Jesus ang isang simpleng salita, Remember me, Lord, when thy reach thy kingdom. Isang simpleng salita na punong-puno ng pagpapakumbaba, punong-puno ng pananampalataya sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Makikita natin dito ang katotohanan ng Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. For by grace we are saved through faith, not of ourselves. It is God's gift. Not of our works, lest anyone should boast. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9, Sa biyaya kayo at ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalig kay Jesus. Hindi ito dahil sa ating mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos ng walang bayad. Hindi ito dahil sa ating mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tama po ito sapagkat kung tayo maliligtas sa mabuting gawa, magmamapuri tayo. At ang impyerno ay mapupuno ng may hirap, ang langit ay mapupuno ng may yaman sapagkat madaling gumawa ng maraming mabuti kung marami kang pera. Pero hindi po eh, sa biyaya tayo nangaligtas. Sabi po ng Titus chapter 3 verse 5, hindi dahil sa mabubuting gawa tayo ay nangaligtas, kundi sa magitan ng renewal of our human spirit, yung regeneration ng ating spirit, yung tinatawag na born again ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Pangatlo po na word of God na gusto kong ma-review natin, tungkol po ito sa word of love and care. Makita natin sa John 19, verse 26, verse 27, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved is standing nearby, Jesus said to her, Woman, Here is your son. And to the disciple, he is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Napakahalaga ang lesson na ipinakita rito. Paraphrasing by context, it appears sinabi ni Jesus kay Blessed Mary sa kanyang ina sa laman, Ginang, pinakikita rito ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Sapagkat dapat na sinabi niya ay mommy, nanay, mother, pero ginang,
narito ang iyong anak. Parang sinabi ng Panginoon sa kanyang inasalaman, Nanay, huwag kang mag-alala. Meron ding mag-aalaga sa iyo. May titingin sa iyo sa pagtanda mo. At ito nga ay si John. At sinabi niya kay John na kanyang pinakamalapit sa puso ni Jesus na alagad, narito ang iyong ina. At mula noon, pinatira ng alagad na itong sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Meron tayong isang lesson dito na makikita. Sapagkat si Blessed Mary, nanampalataya kay Jesus ng totohanan. Kinilala niya ang pagka-Diyos ni Jesus na nagkatawang tao. Kaya sabi sa Luke chapter 1, verse 46 and verse 47, Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. Makikita natin sa banal na kasulatan na ang Diyos na nagkatawang tao is the only Savior of humanity. At alam na alam ni Blessed Mary na si Jesus bilang Diyos ay hindi niya anak. Naging anak niya si Jesus nung gumawa ng himala ang Diyos na siya'y pinili ng Diyos na si Jesus sa kapangyarihan ng banal espiritu ng Diyos ay nilagay sa sinapupunan ni Maria. Kaya isang lesson dito, lahat ng tao ay dapat tanggapin ang ginawa ni Blessed Mary, mismong si Jesus Christ ay tinanggap niyang Diyos at Panginoon, tagapagligtas. At ang isang lesson dito, sa mga anak, mahalin ninyo ang inyong ama at ina. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 1 and verse 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Sa ikaapat pong word of God, sa seven last words sa ating Panginoon, the word of spiritual sufferings. Matthew 27, verse 46, sabi ni Lord Jesus, Nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, my God, why have you forsaken me? Na mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, or Eli, Eli, lema sabachthani, na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang revelation po rito, si Jesus Christ, nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, wala siya sa anyong Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay. Iniwan ni Jesus ang kanyang katangian bilang Diyos sa kalangitan. Nung siya'y magkatawang tao, inasumpungan siya sa anyong alipin. Naging matapat hanggang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Philippians chapter 2, beginning verse 6 hanggang verse 11, makikita natin ang ginawang pagpapakumbaba ni Jesus nung siya'y magkatawang tao. At namatay sa krus ng Kalbaryo, ay taong-tao siya. Pero tingnan ninyo ang kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus. Huwag natin kakalimutan ng Romans chapter 5, verse 8, God commended or demonstrated His love for you and me, that when we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Ikalimang wika sa huling pitong wika ng ating Panginoon sa Kristo bago siya namatay. Ito po ay the word of physical sufferings, showing the humanity of Jesus. John 19, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst, I thirst. Nauuhaw ako. Tandaan po natin, nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y taong tao. Sapagkat nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, hindi siya nagkatawang kalabaw, hindi siya nagkatawang kabayo, hindi namang kalabaw o kabayo ang kanyang ililigtas. Ang ililigtas ng Panginoong Jesus ay ang lahi ng tao na nahulog sa kasalanan na embargo ni Satanas dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya siya'y nagkatawang tao. Kaya ng Diyos na magkatawang anything sapagkat siya'y Diyos, pero siya'y nagkatawang tao. Makikita po natin sa 1 John chapter 5, verse 7, King James Version Bible, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Who is this Word? Sabi ng John chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi sa verse 3, Everything was created by Him, and for Him, and through Him. Without Him, nothing can be created into existence, para praised. John chapter 1, verse 3. Inulit ito sa Colossians 1,
16, that everything in this world, the entire universe, was created by Him, by Jesus Christ, for Him and through Him. And without Him, nothing can be created into existence. Kaya makikita po natin ang revelation truth ng Diyos na ito'y nagkatawang tao. John chapter 1, verse 14, the Word of God became flesh. Jesus became flesh. And we have seen His glory as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Ang pang-anim po, the Word of Triumph. Makita natin sa John 19, verse 30, it is finished. Nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, tandaan natin, hawak ni Lord Jesus ang banal na kamay ng Diyos. Ang hawak niya sa kaliwang kamay ay ang kamay ng makasalanang lahi ng tao. Dati magkasama sa paraiso, sa Garden of Eden, pinag-iwalay ng kasalanan at nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, na-reconcile niya ang banal na Diyos at ang makasalanang lahi ng tao. Pagtanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished, ang sabi niya. Natapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 10 up to verse 11, previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire nor had pleasure in them, which are offered according to the law. Then He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that He may establish the second. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Once and for all. At may sinabi pa si Lord sa Bible dito, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, referring to Jesus, capital M, this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Jesus Christ completed His divine covenant or divine transaction with the Father by fully paying the complete price of complete redemption of human race. Kaya mga magulang at kapatid, yung ikapitong wika, ikapitong word, sa seven last words ni Jesus, the word of committal. Father, into your hands, I commit my spirit. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tandaan natin mga minamahal, mula sa unang salita hanggang ikapitong wika, sa seven last words ni Lord Jesus, sa cross of Calvary, in history, kumpleto ang proseso ng complete redemption ng human race. Mula sa pagiging bugtong anak ng Diyos, nagkatawang tao si Jesus. Siya'y nabuhay na normal sa kanilang baryo, sa kanilang barangay ng Nazareth. Nakilala siya bilang anak ng karpinterong si Jose at ni Blessed Mary. At the age of 30, matapos siyang bautismuhan ni John the Baptist sa Jordan River, at the same time or simultaneously pag-ahon niya sa Jordan River, ay bigla siyang nabautismuhan sa banal na Espiritu. Dumapo sa kanya ang Holy Spirit in the form of a dove. At sinabi ng Diyos Ama, behold, He is my beloved Son in whom I am so pleased. At dahil doon, pagkatapos mo noon, ipinakita na ni Lord Jesus, He illustrated the nature of His public ministry. For 3 years, nabuhay si Jesus sa kanyang public ministry. At ang illustration niya mula doon sa Luke chapter 4, verse 18, Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, for He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to give sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. Ito ang sabi niya sa Luke chapter 4, verse 18. Sa Mark 9:23, Jesus Christ went to different cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom. After teaching and preaching the gospel of the kingdom, healing every manner of sickness and every manner of disease. Bakit po?
bago magpagaling si Jesus ng lahat ng uri ng sakit, ay nagturo siya ng kanyang salita. Because it is impossible to please God without faith. Hebrews chapter 11, verse 6, imposible na ang Diyos ay matuwa sa mga taong walang pananampalataya. And what is faith? Hebrews 11, verse 1, faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. And how can we have faith? Romans 10, 17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya mga minamahal, napakahalaga po na mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of his mouth. Matthew 4:4, inulit sa Luke 4, verse 4. In conclusion, huwag niyong kakalimutan, sa pagkakatawang tao ni Jesus, sa kanyang pagkamatay, in his death, burial, and resurrection, nakumpleto ni Jesus ang tinatawag na ministry of reconciliation. Doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18, verse 21, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ. Wow! And gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself. Listen carefully, beloved. The world is reconciling the world, the sinful world, to Himself in Christ, and not counting man's sins against them. He has committed to us the message of reconciliation. Sabi ng verse 20, we are therefore Christ's ambassadors. Kaya po, tandaan natin nung si Jesus ay ipako sa krus ng Kalbaryo, namatay, na ibubu niya o natigis niya ang kanyang banal na dugo. Ang kanyang banal na dugo na exempted sa original sin because of his virgin birth. Kaya napakahalaga ang virgin birth ni Jesus. Ay nakapagbigay siya ng, at nabuhay siyang maguli. He provided complete atonement. Atonement. Complete atonement sa lahi ng tao sa cross of Calvary. Natapos niya ang kanyang mission. Tandaan natin sa 2 Corinthians 5:21, Jesus Christ, who knew no sin, was made sin for us so that we can be made as righteousness of God in Christ Jesus. Kayo at ako'y makasalanan, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya meron John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gayun na lamang pagsinta ng Diyos sa makasalanan ng sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man nasa kanya sumampalatay, huwag nang mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo at ako'y makasalanan, pero tayo naging matuwid sa harap ng Diyos. We were made righteous before the eyes of God. We experienced the righteousness of God in Christ Jesus. Sapagkat siya na walang kasalanan, ay ginawang kasalanan. Idinagan sa kanya ang lahat ng kasalanan ng lahi ng tao, past, present, future, mula kay Adan at kay Eva hanggang sa kasalukuyang generation and sa next generation, if Jesus' second coming would tarry, idinagan ang lahat kay Jesus. Walang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayong makasalanan ay matubos sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan at maging matuwid, righteousness of God in Christ Jesus. Hindi lang yun. Hindi lang sa sumpa ng kamatayan dahil sa kasalanan. Isaiah 53 verse 5, Jesus Christ was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him, and by His stripes we are healed. By the wounds of Jesus, in other translation, you and I are healed. Kaya niligtas din tayo, hindi lang sa kamatayan sa impyerno, spiritual death and second death, kung hindi maging sa sumpa ng karamdaman. Isaiah 53 verse 5, by the wounds of Jesus, you and I have been healed. Hindi lang yun, sa sumpa ng kahirapan, poverty, curse of poverty, sapagkat ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, ang kasalanan ay nagbubunga ng poverty. 2 Corinthians 8:9, Jesus Christ was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. Kaya total ang atonement na ibinigay ng ating Panginoon Jesus sa inyo at sa akin. Spiritual salvation, physical salvation, financial salvation. Kaya meron 3 John 2,
My beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as your soul prospereth. Before I pray for all of you, don't forget the power of Jesus' death, burial, and resurrection. Naalala ko yung Matthew 28, verse 6, He is not here for His reason, as He said. He is not here, but He is risen. Inulit yan sa Luke 24, verse 6. Genuine Christianity is being symbolized by empty cross. Empty cross. The cross is empty. Why? Because Jesus Christ is no longer dead. He is no longer crucified. He is alive. After his 3 days of his burial, He rose up from the dead. Hallelujah. He is not here, but He is risen, sabi ng mga angels. Kaya po, purihin ang Panginoon. Napakaraming relihiyon sa balat ng lupa. Pero the biblical Christianity is the only genuine, not just a religion, it is the very life of God in the life of a believing person. Kaya, para maranasan natin ang complete atonement, complete redemption, fully paid by Jesus Christ on the cross of Calvary, tanggapin natin siya bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ano po ang sabi sa John chapter 1, verse 12? But as many as received Him, to them gave He the right to become children of God, even to those who believe it on His name. Natapot ang sino man tumatanggap kay Jesus, yung tunay na sumasampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, right to become children of God. At kapag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, anong consequence? Hindi lamang citizenship in heaven. Yung nakalagay ho sa 1 John chapter 5, verse 11, verse 13, this is the testimony that God has given you and me, eternal life. And this life is in His Son, Jesus. He who has the Son of God has life. And he who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of God, so that you might believe on His name. Yumuko po tayong lahat sandali at dumako sa maikling panalangin. Sumunod kayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Linisin mo ako, tugasan ang banal mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. I believe You died for my sins. You shed Your holy blood, exempted from original sin because of Your virgin birth. You rose up from the dead for our justification. Lord Jesus, forgive me. Cleanse me with Your blood shed in Calvary. Come into my heart. Be my Lord and be my Savior. Thank You, Lord. I am now forgiven. And I am now a citizen of heaven. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, open the windows of heaven. Release overflowing blessings to all the watchers, to all the believers of Christ. Release unto them the overflowing blessings coming from Your throne. And all the benefits of Calvary, spiritual blessings, physical blessings, financial blessings, overflow unto them, including all kinds of healings and miracles. I rebuke sicknesses, diseases in your bodies, and I am releasing unto you the awesome power of the Holy Spirit, the anointing of healings, the same Spirit that raised up Jesus from the dead. Hallelujah. By the stripes of Jesus, by the holy blood of Jesus, you were all healed. Amen and amen. To God be the glory and good day.